good morning sa ating lahat, lalo na dyan sa ating mga kapwa kaayos. Itong video na to, medyo natagalan ako mag-upload kasi nga sobrang busy talaga at basta sobrang busy na ako napapansin itong bahay ko ngayon. Medyo wala na mga gamit dahil nga naglipat kami sa Valenzuela kaya ako na lang mag-isa dito, sobrang busy ang buhay. Maraming gagawin. Nagdag pa yung ulan ngayon. Medyo maingay. So, ito yung huling video natin tungkol po sa spin dryer motor. Okay na. So, kung bago ka pa lang o bago pa lang panood yung video na to, tingnan mo yung step lang ko para magkaroon ka ng idea tungkol sa pag-rewind ng dryer. So, may mga previous video pa tayo tungkol sa pag-rewind ng electric fan rewind. Okay, so dito na tayo dryer. So, gumawa ko ng spill holder. Ito. So, napapansin nyo, mas malaki. Ito yung sa pinagamit ko sa electric fan. Ito yung sa spin dryer. Ito yung bilang natin nung nakaraan. 265 turns ang big coil niya. Then, 115 ang small coil. So, ito yung ating running coil. And then, ang ating starting coil is 333 turns. Yung big coil niya at 200 turns yung small coil. So ito yung ating starting. Then nagtimbang sa 188 grams dahil nga alum coil siya. So napakagaan nun. Ang coil na ginagamit nung ating alum coil, ito yung size 27. Yan. Pero dahil nga alum coil yon, mas malaki talaga siya. So papalitan natin siya ng pure copper. So mag 28 na tayo. So ito na yung in order natin. Ayan. Number 28. Coil. So, dahil nga alum coil siya, magdadagdag tayo ng turns. So, ito na yon. Plus 5 lang ating dadagdag dahil nga makapal naman to siya. Hindi naman gano'ng kalaki yung coil ang diferensya. So, magdadagdag lang tayo ng 5 turns bawat spool. Halimbawa, sa 265 turns natin dito sa big coil, dito sa ating running, magiging 270. So, magiging plus 5, plus 5 lang siya, mga kaayos. Okay. Ito yung ating running at ito yung start natin. Yan lang. So, kung halimbawa, magre-rewind ka, pwede mo nang sundin to. Wala nang problema yan. Then, ito, ibibigay ko na lang sukat kung kasi ang spin dryer, iba-iba ang kapal ng iron core. May manipis, ayan, at may medyo makapal. So, ibibigay ko na lang sukat niyan sa susunod na video kasi ha, hindi ko na alam saan yung mga gamit ko yung iba dito. So, ito na lang naiwan ngayon. So, mag-focus na tayo dito. So, ayan, naka-setup ng ating rewinder. Ayan. And then, ang ating unang spool. Dito po tayo mag-umpisa sa dulo. Ito po yung small turns of coil. Dahil yan po ay ating unang isasalpak doon sa iron core. So, pananatan natin. Itong small turns of coil is 120. Kasi nga, 115 pala to. Ito, yan. Ayan. So, ang ating running ating unahin pag rewind ang small turns of coil niya. So 115 plus 5 120. So 120. Magre-rewind tayo ng 120 turns. So naka-setup na siya. Okay, ayan. 120 turns. May dumi. Pagtunggoy na ito. 120 turns. Ayan. 120 turns. And then, dahil big coil na naman siya, ayan, dahil big coil naman siya, ayan, kung nakikita nyo yan, 120 dahil big coil naman siya is 270. Okay, so ililipat na natin ito sa kabila. So ayan, nakasetup na. 270.
So, kailangan natin itong i-0-0. Hanapan natin yung 0 niya. Ayan. Ang lamang kasi nito mga kaayos, yung spool natin, hindi na natin magdugtong-dugtong pa ng coil sa loob. Dahil isang spool na siya. So, ayusin na lang natin pagkabit dun sa iron core para hindi tayo mahirapan. Kasi tulad nung sa online, dalawa lang din malalagay natin kasi dalawa lang naman to, small coil and big coil. Hindi tulad nung sa mga pump motor na may apat, may tatlo. So, pwede natin yung gamitin. Pero dito sa dryer or washing, kahit ganito lang spool holder na gagamitin natin, mga kaayos. Okay? So, set up, 0. Naka-0 na siya. So, baba na tayo ng 270. Okay. Uy. Repeat. Ayan, naka-rewind na tayo ng big coil. 270. Ayan. Okay, 270. So, ililipat na naman natin siya sa maliit na coil. Spool. Ayan. So, kailangan naman natin siyang i-0. Medyo matyaga nga lang to kasi talagang ilipat-lipat natin to. Okay. So, 120 ulit. Red, then 20. Ayan. Pag tumapat kayo dito sa pinaglipatan nyo, yun yung pinaka-accurate na dyan. So, big coil. Balik na naman natin. 270 ulit. Lipat na natin. Ayan, 0-0. Okay. Okay, 270. Balik sa maliit. Okay, 120. Okay, 120. Sa kabila. Set naman natin. So, kailangan talaga natin iset to kasi para makuha natin yung tamang bilang. Okay. Siguro 270 ulit. So 70.
Set up na naman. Okay. Doon na naman tayo sa 120. Hey game. Op, 120 sa mo ba tayo? Atras, 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 atras. Okay, 120. Then last pull. 270 ulit. Okay, 270, larga. So, okay, ayan. 270. Dahil magpasa tayo dito na, 270. So, ilagyan natin dyan. Ayan. Kailangan lang natin yung ating mahiwagang stick. So, nakita natin ang ating mahiwagang stick. Ayan, kailangan natin yun sila paghiwalayin para mamaya pagputol hindi na gano'ng mahirap. So ito ganun din. Medyo pahabaan nyo lang ng konti para pag ano. So malaking bagay ito mga kaayos kaysa sa bibili tayo sa online minsan galing China. At least dito, sigurado ka dahil homemade mo. Kumbaga, alam na alam mo kung anong, kung tama ba yung pag-turns. Kasi nakailang palit na rin ako ng spin motor na yung hinanap ko is yung pure copper. Kaso nga lang, minabantayan ko mabilis uminit. Itama naman yung microfarad. Minsan nagpapalit ako ng microfarad na tugma doon sa spin dryer. Pero talagang umiinit siya. So, nasa motor talagang problema. Depende lang siguro. May iba naman siguro na maganda. Pero pure copper yun siya. Pero di tulad ng kahit nasabi na nakatornilyo, hindi na rematch eh. Hindi porket ganun, hindi matibay. Okay, puputulan na natin. Then, tatanggalin natin siya kasi lalagyan din natin siya ng scotch tape sa loob. Okay. So, napakadali niya tanggalin mga kaayos. Hindi siya mahirap. Di tulad nung magagamit tayo ng mga tornilyo. Gugulo yung ating coil. Okay.
Ito na ating mga coil. Group of coil. Small coil and big coil. Para pag-iwalay na natin. So, ayan. May group na yan na pag-iwalay natin. So ayan mga kayos, ayan, maganda, nasa loob mismo yung ating mga coil namin, nasa loob mismo, so wala talagang problema. Okay, and then sa susunod din na video mga kayos, ikakabit na natin dito sa iron core dito. Okay mga kayos, so abangan ninyo mga kayos ang susunod na video. Papakita ko kung paano i-adjust natin siya. Halimbawa, counterclockwise and clockwise. So, dito. Dito siya nauuna. Tapos pangalawa, 1 to 6. Ito yung small turns ng coil. Ito yung big turns of coil. Okay. So, sana subaybayin ninyo ang aking YouTube channel. Sa susunod na video, ipakita natin paano magkabit. So, maraming salamat sa lahat mga kayos. Thank you sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo mga kayos.